Napikon si Ja Morant sa ginawa ni LeBron James, tinuruan ng leksyon ni LBJ ng gigil pa si LeBron sa 7-footer rookie ni si Zach Edey. Japan Pride na si Yuki Kawamura pinalakpakan sa kanyang first official points bilang NBA player, proud na proud si Ja Morant. So Memphis Grizzlies kontra sa Los Angeles Lakers, no Marcus Smart at Desmond Bane ng Memphis at wala rin sa Lakers si Rui Hachimura at Anthony Davis. Kaya naman heto't first possession session pa lang, minaman na agad ang Lakers ng 7-footer rookie na si Zach Edey, 2 offensive rebounds na na-convert pa sa kanyang layup. Nasundan pa yan ang putback slam, naka-attack mode din agad itong si Ja Morant. LeBron James naman na itala din agad ng kanyang unang basket sa kanyang top of the key buzzer beater. Binawian nga lang agad si LeBron ni Ja Morant harap-harapan ng wing 3-point shot. Pero bukod kay LBJ, maagang pinangunahan din ni D'Angelo Russell at Austin Reeves ang opensa ng Lakers na nagtala agad ng combined 15 points. Dalton Connect hitting wing 3-pointer, pero binura din agad yan ng former Lakers na si Scottie Pippen Jr. Another 3-point shot naman ni LeBron James, burado na naman ang rhythm 3-pointer ni Triple J, 35-27 end of opening frame. Second quarter, takeover pa rin si LeBron James, another 5 straight points including itong kanyang ikatlong 3-point shot. Pero Triple J panay naman ang laging sagot sa bawat at basket ni LBJ, unstoppable inside the paint. Well, dito dunk party ang both teams, back-to-back slam dunk ni Jackson Hayes, binura din agad ni Santi Aldama ng putback slam. LeBron James naman ang gigil sa rookie ng Memphis, kinain lang ni LeBron itong 7-footer na si Zach Edey. Grabe si LBJ sa kanyang extended minutes, literal na binabata lang ang mga player ng Memphis, showtime sa kanyang up and under. Mapapaaway naman si Ja Morant kay Cam Reddy sa higpit ng depensa nito. Matapos yan, Ja Morant, napakagandang pasa at sa play na to, mainit na tinusmol pa ni Ja Morant si Gabe Vincent sa kanyang end one. Pero LeBron James, tila tinuruan ng leksyon si Ja Morant, kinalabaw, bagyang napikon dyan si Ja Morant at binigyan ng konting tulak si LBJ dahilan upang matawagan ito ng technical foul. Grabe to, at halos naging duelo ang dulo ng second quarter sa pagitan ni Ja Morant na may 13 points at LBJ na naghalimaw with 22 points, 59-53. Start of the third quarter, LeBron James mid-range jumper, sagot naman ang 3-point shot si Ja Morant. 39th pick ng Memphis na si Jalen Wells na kuha ang respeto ni LeBron sa kanyang back-to-back 3-point shot. Pero di pa tapos si LeBron, heto't another back-to-back 3-pointer, a total of 30 points na si LBJ. Ja Morant naman talagang ayaw patalo kay LeBron, kumanari ng back-to-back basket. Grabe ang sagutan ng puntos ng dalawang to, yun nga lang biglang nag-init itong si J-Hop na nagpakawala ng 11 straight points with 3 3-pointers. Under 3 minute mark, katakot tong nangyari kay Ja Morant, alley-oop attempt, masamang pagkakabagsak kaya't diretso dugout itong si Ja. Good thing lang at mainit na tinapos ng Memphis Grizzlies ang third period sa score na 95-81. Fourth and final quarter, nagtuloy-tuloy pang run ng Memphis at umabot pa ang kanilang lamang sa 22 points, 103-81. LeBron James, sinubukan pa rin isalbang Lakers sa kanyang ika-37 points. Well, sa dulo, sa laki ng lamang, ipinasok na rin ang bench players ng both teams including itong Japan Pride na si Yuki Kawamura. Abay, paalakpakan ng crowd matapos makuha nitong kanyang official points sa free throw shot at sa uli, panalo ang Memphis Grizzlies.